sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Kustudiya kay U.S. Marine Joseph Scott Pemberton, ililipat na ng BU Corps, the Bureau of Immigration. Philippine National Police kinumpirmang dalawang babaeng Asyano ang nagpasabog sa hulo noong August 24. Agwat ng mga pasahero sa loob ng mga pampublikong sasakyan babawasan simula sa September 14. Approved guidelines sa tamang paggamit ng test kits at isolation nakatakdang ilabas sa susunod na linggo. Paggunita sa 9/11 attack sa New York, USA, tuloy kahit may COVID-19 pandemic. At plano ng Estados Unidos na itigil ang pag-aangkat ng produkto mula sa Xinjiang province, binatikos ng China. Magandang tanghali mga kasambahay, araw na po ng Biyernes, September 11, 2020. At una sa ating mga balita, natanggap na kahapon ng Bureau of Corrections and Certified True Copy ng Absolute Pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Pinirmahan na rin ni BU Corps Chief Gerald Bantag ang release order ng sundalong Amerikano. Naging mabilis ang pagproseso ng mga dokumento ni Pemberton dahil wala naman itong ibang nakabimbing kaso. Pagkatapos ito, dinala ng BU Corps ang release order sa extension office nito sa loob ng Camp Aguinaldo kung saan nakakulong si Pemberton. Samantala, ililipat na sa Bureau of Immigration ang kustodiya kay U.S. Marine Joseph Scott Pemberton ngayong araw. Ang kabuuan ng ulat ay hatid sa atin ni Dante Amento live. Dante, ano na ang mangyayari kay Pemberton kapag napunta na sa Immigration Bureau ang kanyang kustodiya? Ella, inaasahan nga na ngayong araw ay formal nang mailipat ang kustodiya ni U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton mula sa Bureau of Corrections papunta sa Bureau of Immigration. Pero hindi ibig sabihin nito na makalalabas na siya mula sa kulungan. Mananatili siya sa kanyang detention cell sa loob ng Camp Aguinaldo habang kinukumpleto pa ang pagproseso ng kanyang mga dokumento hanggang sa araw ng kanyang deportation. Ang pagbabago lang ay hindi na mga tauhan ng BU Corps ang magbabantay sa kanya kundi ng Intelligence Division ng Immigration Bureau. Sa ngayon ay hinihintay pa ang kanyang swab test result. Kailangan pa rin ito na makuna ng NBI clearance. Ayon pa kay Bureau of Immigration Acting Spokesman Melvin Mabulak, kabilang sa kanilang hinihintay ang mga kaukulang dokumento ni Pemberton mula din sa U.S. Embassy tulad ng passport, itinerary o plane ticket kung siya ay sasakay ng commercial flight. Pagkatapos na maproseso ang kanyang mga papeles, ay ipatutupad na ng Immigration Bureau ang Summary Deportation Order na inisyo noon pang September 16, 2015. Sa ngayon, Ella, ay kinukumpirma natin sa DOJ na siya nga nakakasakop dito sa Bureau of Immigration. Ayon pa kay DOJ Secretary Minardo Guevara, nitong linggo ay inaasahan nilang matapos lahat ng pagproseso ng dokumento ni Pemberton. Subalit, yung aktual na paglabas o exit niya dito sa ating bansa ay hindi pa nila masasabi dahil depende yan doon sa arrangement na kanyang flight kung siya ba ay sasakay ng commercial flight o kaya kukunin siya mismo ng U.S. Air Force ba yan dahil nga si Pemberton ay isang kawanin ng U.S. military. At kinumpirma din natin, Ella, kaya Justice Secretary Guevara kung formal na bang na-turn over dahil batay dito sa abiso na ating natanggap kanina ay alas 11 ngayong umaga ang formal turnover mula sa BU Corps papuntang Bureau of Immigration. Subalit hindi pa o wala pang kumpirmasyon sa atin either ang Bureau of Immigration at ang DOJ sa pamamagitan ni Secretary Minardo Guevara. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento.
Parlamento live na nag-uulat mula sa Quezon City. Wala namang naging pagtutol sa pagbibigay ng absolute pardon kay U.S. Marine Joseph Pemberton, ang dating abogado ng mga laude na si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Naniniwala ang palace official na para ito sa malawak na national interest, particular na sa pagkakaroon ng COVID-19 vaccine sa bansa. Alamin natin ang detalye sa balita ni Rosalie Cos. Tahas ang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala siyang tutol sa naging desisyon ni President Rodrigo Duterte na bigyan ng absolute pardon si U.S. Marine Joseph Scott Pemberton, ang convicted serviceman na pumaslang kay Jennifer Laude. Naniniwala ang palace official na ang hakbang na ito ng presidente ay nakaangkla sa mas matinding national interest. Anya, ito ay upang mapanatili ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos tungo sa pagkakaroon ng bansa ng bakuna laban sa coronavirus disease. I'm not surprised dahil panahon ng pandemic at alam ko po ang emphasis ng ating presidente ay makakuha ng vaccine para sa mga Pilipino. At sa akin po, bagamat tayo po ang tumayong abogado ng pamilyang Laude, kung ang ibig sabihin naman yan ay lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng vaccine kung mga Amerikano makadevelop, wala po akong problema dyan. Iginiit naman ni Roque na nakamit pa rin ang bansa ang hustisya nang masentensyahan at maipakulong si Pemberton. At nananatili pa rin ang posisyon ng Administrasyong Duterte na tapusin na ang Visiting Forces Agreement o BFA ng Pilipinas sa Amerika bagaman pansamantalang sinuspindi ang termination ng isang taon. Nagtagumpay po kami, na-convict po namin si Pemberton. Ang binura lang po ng Presidente, yung karagdagang parusa kung meron pa. Hindi po binura ng Presidente yung desisyon na mamamatay tao po si Pemberton. Sa uli, nanawagan si Roque sa publiko na magtiwala sa wisdom ng Presidente kaugnay ng mga desisyong siya lamang ang makagagawa. Rosalie Cos, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalaya ng Bureau of Corrections ang 93 preso sa gitna ito ng issue ng pagpapalaya ng Pangulo kay U.S. Marine Joseph Scott Pemberton na nakapatay ng Filipino transgender noong 2014. May report si Mac Cordova live. Mac, bakit pinalaya yung mga preso na yan? Nabigyan din ba sila ng parole o pardon? Aga, sari-sari ang dahilan kaya pinalaya itong 93 mga PDL. Pero karamihan sa kanila ay nabigyan ng parol, mayroon ding napawalang sala at mayroon ding mga nakatapos na sa sentensya. 86 dito ang nabigyan ng parol, samantalang 6 ay acquittal, habang isa naman ay nag-expire na ang sentensya. 27 sa kanila ay galing sa maximum security compound, 43 galing sa medium security compound, 19 na galing sa minimum security compound at ang 4 ay nakalaya mula sa Bucor Extension City PMA. Ayon sa Facebook post ng Bucor, walang paglagyan ng ngiti at galak sa puso ang mga PDL na muling makakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa kani-kanilang mga tahanan. Pinabaunan ng Bucor ang bawat PDL ng grooming at hygiene kits at sapat na salapi upang makauwi sila sa kani-kanilang mga lugar. Ayon sa Bucor, ito ang kauna-unahang culminating program na isinagawa para sa paglaya ng mga PDL na may temang pagbalik, pagbabago, tanggap ng malayang lipunan. Nakapaloob dito na ang Bucor ay kaagapay sa pagsalubong sa kanila ng bagong pag-asa na kanilang haharapin. At yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Mac Cordova, live mula Laguna. Inilabas na ng Philippine National Police ang resulta ng DNA test ng 2 suicide bombers sa Holosulu noong August 24. Ang detalye ng balita ay ihatid sa atin ni Lea Ilaga na nasa telepono. Lea, may pagkakakilala na ba ang mga ito? Kinumpirma ng Philippine National Police na Asian ang 2 suicide bombers na magkasunod na nagpasabog sa Holosulu noong August 24 na ikinamatay ng 15 at ikinasugat ng 74. Ayon kay Special Investigation Task Group Holo Blast
spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chris Conrad Gutierrez. Ito'y base na rin sa lumabas na resulta ng DNA test ng mga ito. According to the crime lab, to what they have analyzed, yung specimen ng alleged na two suicide bombers, both are Asian female. However, they could not determine the nationality. Kaya lang nung gamit nila is race. So it's either Asian, Caucasian, or European. Bahay din ang dalawang suicide bombers, ngunit wala itong relasyon o kaugnayan sa mga nagpasabog sa Hulo Cathedral noong January 27, 2019. They also tested yung blood relations ng recent bombing sa Hulo and then yung sa Cathedral bombers, wherein yung result po is they did not match and they also could not determine the age nung dalawang suicide bombers. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Gutierrez na improvised explosive device o ANFO o ammonium nitrate fuel oil na inilagay sa pipe ang ginamit sa pambobomba. Dagdag pa ng opisyal, nakapagsampa na rin ang PNP ng kaso laban sa nasa 20 miyembro ng Abu Sayyaf noong September 4. Bukod dyan, itinuturin din aniya nilang persons of interest ang tricycle driver na naghatid sa isang suicide bomber sa lugar na ngayon ay patuloy na iniimbestigahan pa ng mga otoridad matapos itong kusang sumuko. Nauna nang sinabi ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sabihana na ang dalawang suicide bombers noong August 24 ay sina alias Nana, asawa ng Filipino suicide bomber na si Norman Lasuka. At si Indanay na asawa naman ng bomb expert na si Abu Talha o Talha Jumsa na lumaki sa Sulu, ngunit lumipat sa Tawi-Tawi. Si Lasuka ang isa sa nagpasabog sa kampo ng Special Army Counter-Terrorism sa Indanan, Sulu noong June 28, 2019, kung saan anim ang namatay kabilang ang tatlong sundalo, habang si Abu Talha naman ay napatay sa inkwentro sa tropa ng pamahalaan noong November 2019. Anila si Mundi Sawadjaan na kamag-anak ni Hatib Hajan Sawadjaan ang nasa likod ng pagpapasabot. Ella? Alright, maraming salamat Leia Ilagan Live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Muling isasagawa sa New York City ang Tribute and Light bilang paggunita sa 19th na taon ng 9/11 terror attack. Narito ang ulat ni Clarence Shaughnessy. Hindi hadlang ang pandemya upang alalahanin ang mga biktima ng worst terror attack sa kasaysayan ng Estados Unidos, ang 9/11 attacks. Tuloy ang tribute in light, isang iconic symbol na ginagawa taon-taon upang bigyang parangal ang mga nasawi at upang ipagdiwang ang unbreakable spirit ng New York at Amerika. Magiging exclusive sa pamilya ng mga biktima ang 9/11 Memorial and Museum ngayong araw at bubuksan naman sa publiko sa September 12. Dahil sa nararanasang COVID-19 pandemic, magkakaroon ng safety guidelines at social distancing sa araw ng ceremony. Kasabay nito, isusulong din ang 11 Good Deeds for 9/11 kung saan hinihikayat ang mga tao na gumawa ng 11 mabuting bagay sa komunidad. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ng China ang plano ng Estados Unidos na itigil ang pag-aangkat ng produktong bulak at kamatis mula sa Xinjiang Province. Narito ang report ni Nomer Peñaranda. Mariing itinanggi ng China ang akusasyon ng Estados Unidos na may pang-aabuso sa mga Uyghur Muslims sa Xinjiang Province. Ito ay matapos ipahayag ng US Customs and Border Protection na malakas umano ang ebidensya na ang mga manggagawa sa naturang rehiyon na sapilitang pinagtatrabaho. Naglabas din ng withhold release order ang CBP upang mapigilan ang mga pumapasok na produkto mula sa rehiyon. Subalit ayon sa China, ang naturang center ay para sa vocational training ng mga nakatira doon. Batay sa pahayag ni Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian, hindi naman karapatang pangtao ang inaalala ng Amerika.
bagkus ginagamit lang ang issue upang supilin ang mga Chinese company. Dagdag pa nito, dapat tumigil na ang Estados Unidos sa panghihimasok sa internal affairs ng China. Dati nang naglabas ng ban order ang Amerika sa iba pang produktong galing China, matapos mapag-alaman na ang mga kumpanya ay lumalabag sa karapatan ng mga manggagawa. Nagbabala rin ang ahensya sa malalaking kumpanya sa US sa mga maaaring kaharaping kaso dahil sa pagtangkilik sa mga produktong galing sa nabanggit na rehiyon. Sa ulat ng United Nations, mayroong 1 milyong Uyghur Muslims ang nagtatrabaho sa concentration camp sa Xinjiang Province. No more Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mapawasan ng Department of Transportation ang sukat ng agwat sa pagitan ng mga pasaherong sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Alinsunod ito sa kautusan ng Interagency Task Force na magiging epektibo simula September 14. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng ulat. So, Johan, ano na ang magiging sukat o agwat ng physical distancing na ipatutupad sa mga pampublikong sasakyan? Floor, mula sa kasalukuyang 1-meter physical distancing na ipinatutupad sa loob ng mga pampublikong sasakyan ay ibababa na yan sa 0.75 meters simula sa September 14 ayon sa Department of Transportation. Alinsunod yan sa inaprubahang resolusyon ng Interagency Task Force kung saan pinayagan na bawasan ang sukat ng physical distancing na ipinatutupad sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Dahil dyan, Floor, maaaring madagdagan yung bilang ng mga pasahero na pwedeng sumakay sa mga PUV. Para doon sa mga sumasakay ng LRT1, kung dati, Floor, ay nasa 155 lamang yung pinapayagang pasahero, itataas yan sa 204 ang capacity ng tren kapag binawasan na yung sukat ng physical distancing. Sa LRT2, 212 na yung papayagang sumakay mula sa dating 160 na capacity lamang. Sa Philippine National Railways naman o PNR, mula sa kasalukuyang 166 na capacity kada tren, itataas ang bilang ng pasahero sa 184. Habang ang MRT3 naman, ang dating 153, magiging 204 simula sa Lunes. Samantala, para naman doon sa mga modernong jeep at pampasaherong bus, papayagan na ang tayuan ng mga pasahero. Para naman doon sa mga biyahe ng barko, Floor, ang dating 50% na allowable capacity, itataas na yan sa 75%. Ayon sa DOTR, patuloy na bababa ang papayagang physical distancing o yung agwat nga doon sa pagitan ng mga pasahero sa loob ng mga susunod na linggo. Pagkatapos ng 2 linggo, Floor, na ibababa ito dito sa 0.75 meters, so after 2 weeks, ibababa ulit yan sa 5 meters, yung physical distancing hanggang maabot yung pinakamababang sukat na 0.3 meters. Mahigpit naman ang paalala ng Department of Transportation na stricto pa rin ipapatupad ang minimum health standard sa mga pampublikong sasakyan tulad ng pagsusuot ng face mask at full face shield para nga maiwasan yung pagkakahawaan ng COVID-19. Floor? Maraming salamat, Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Umabot na sa halos 249,000 ang kaso ng coronavirus disease sa 2019 sa Pilipinas.
Samantala, batay sa ulat ng Department of Health, bumaba pa ang reproduction rate ng COVID-19 cases sa bansa. Para sa detalye, narito ang ulat ni Aiko Miguel. Umabot sa 3,821 ang naitalang kaso kahapon ng DOH. 2,079 dito ay mula sa Metro Manila, sinundan ng Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan. May 58,823 ng active cases sa ngayon. 4,066 na ang death toll sa Pilipinas, habang umabot na sa 186,058 ang recoveries. Samantala, mula sa 0.977 noong nakaraang linggo, bumaba pa sa 0.85 ang reproduction rate ng COVID-19 sa bansa ayon sa ulat ng DOH kahapon. Ibig sabihin, mas komonti ang bilang ng mga nahahawa ng isang nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa DOH, kung magpapatuloy ang pagbaba ng reproduction number, inaasahan na bababa na rin ang mga maitatalang bagong kaso ng COVID-19 infection sa mga susunod na araw. Ngunit hindi pa masasabi sa ngayon kung kailan maidedeklarang COVID-free ang bansa. It's 28 days na wala tayong naitatalang kaso, doon natin masasabi talaga that we really have been successful in all of these things that we are doing for this response. Pero ayon sa DOH, hindi sapat ang pagbaba ng bilang ng nahahawa sa coronavirus disease sa pagtukoy kung nakasasabay ang Pilipinas sa tagumpay ng ibang bansa sa paglaban sa COVID-19. Kailangan din natin tingnan ang kapasidad ng health system natin. Hindi lang lagi numbers ang titignan natin. So for example, if we are seeing a decreased number in cases, are we seeing our health system capacity being able to manage all of these admissions, being able to contact trace properly, being able to actively do surveillance, testing is adequate and accessible? Samantala, sa tala ng DOH, halos 2% lang sa kabuuang bilang ng nahawa sa COVID-19 ang humantong sa critical at severe level. Yung mga vulnerable groups at saka yung may mga comorbid conditions tulad ng hypertension is the most common, may mga diabetes, may mga sakit sa bato. Ito po yung mga common pa rin na demographics itong mga pasyente natin na nagkakaroon ng severe or critical cases. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng isagawa sa ilang lugar sa Metro Manila, Calabarzon at Cebu ang clinical trial ng COVID-19 vaccine. Ayon sa Department of Science and Technology o DOST, particular ito sa mga lugar kung saan na itala ang pinakamataas na kaso ng COVID-19. Narito ang report ni Joe Anano. Bagaman wala pang eksaktong petsa kung kailan mauumpisahan ang clinical trial ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas, tinukoy na ng Department of Science and Technology ang ilang lugar kung saan maaaring isagawa ang clinical trial ng bakuna. Ito ang tinatawag na zoning system na inaprubahan ng Interagency Task Force. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ilan sa mga lugar na kanilang tinitingnan ang anim na barangay sa Metro Manila, habang tig-isang barangay naman sa Calabarzon at Cebu. Ayon sa DOST, nasa 1,000 volunteer ang kakailanganin para sa solidarity trial ng World Health Organization, habang nasa 6,000 volunteers naman ang kanilang tinitingnan para sa independent trials. Ang priority sa zoning ay sa WHO solidarity trials, pero itiyakin natin na yung mga independent trials ay magkaroon din ng trial zones. Ang pinipili kasing lugar ay yung mataas ang incidence ng COVID-19. So yung mga barangay na naroroon o malapit doon, usually it will require anywhere between 5 to 10 barangays for a trial. Ayon pa kay Secretary de la Peña, pumirma na ang Pilipinas sa confidentiality agreement sa 7 maker ng posibleng bakuna laban sa COVID-19. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng access ang Pilipinas sa data ng clinical trial para sa ating vaccine expert panel. Samantala, muli namang binigyang diin ng DOST na hindi maaaring madaliin ang pagproseso ng paggawa ng bakuna dahil importanteng maisaalang-alang ang kaligtasan ng taong bayan. Yung pong ating tungkol sa bakuna, miski araw-arawin natin ang tanong, hindi natin mamamadali. Kaya tayo po ay sumunod sa mga sinasabi nating pag-iingat ng ating pamahalaan. Kailangan lang tayo magtiyaga dahil ang bakuna po ay kailangang maging safe.
Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang aprubahan sa susunod na linggo ang Omnibus Guidelines para sa tamang paggamit ng test kits at maging ng isolation ng mga suspect at probable cases ng COVID-19. At kaugnay nito, may live report si Aiko Miguel na nasa telepono. Aiko, ano ba nakapaloob sa ilalabas ng guidelines ng DOH kaugnay sa testing at isolation? Yes, Sir. Ayon sa Department of Health, nakapaloob dito ang tamang paggamit ng mga aprobadong test kits. Kabilang dito kung kailan at kanino lang pwedeng gamitin ang RT-PCR testing kits, ang rapid antibody test kits at ang antigen test kits. Ayon pa kay Undersecretary Vergere Flor, pagsasamahin sa Omnibus Guidelines, ang mas malinaw na protocol kaugnay sa contact tracing, sa testing at maging sa isolation ng mga suspect at probable cases ng COVID-19. Nakatakda na niya itong aprobahan ng IATF sa susunod na linggo. Nilinaw din naman ng DOH Flor na wala pang nakatakda kung kailan talaga mababago ang protocol sa home quarantine dahil kailangan pa itong pag-aralang mabuti at maresolba kung paano ito mas maayos na ipatutupad ng pamahalaan. Lalo na niya, Flor, ang rekomendasyon ng National Task Force ay hindi na dapat isagawa ang home quarantine dahil dito niya nanggagaling yung mas maraming transmission o pagkakahawaan ng COVID-19 cases. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat. Aiko Miguel nagulat mula sa Quezon City. Sa mas istriktong general community quarantine ang Coronadal City sa South Cotabato. Tugon ito sa kahilingan ng mga health experts na isailalim sa enhanced community quarantine ang lungsod. Narito ang report ni Lucille Loren live. Lucille, bakit humiling ng lockdown ang mga health experts sa Coronadal at kailangan ba muling ibalik ang GCQ sa lungsod? Aga ito ay upang magkaroon ng sapat na oras na makapagsagawa ng contact tracing doon sa mga nakasalamuha ng 27 mga fish vendor sa COVID-19 sa loob lamang ng isang araw nitong September 8. Kaya minabuti ni Mayor Eliordo Ojeda na ibalik sa mas strictong general community quarantine ang lungsod kaysa sa hiling nilang enhanced community quarantine. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Ojeda. Mismo si DIL, Secretary Amin ng Hambal, incident, lockdown na mo yung lugar, yung barangay, ang ilockdown natin yung mga positives at suspect. Dari, nag-compromise kita. Nag-agree kita nga magbalik sa general community quarantine. Aga, epektibo ang GCQ sa lungsod simula mamayang alas 8:30 ng gabi hanggang September 26. Sa ilalim nito, bukod sa authorized person outside of residence o APOR, 2 tao lamang ang pinapayagang makalabas sa isang sambahayan para mamili ng esensyal na pangangailangan. Ngunit limitado pa rin alinsunod sa kung na makikita sa color-coded movement pass. Strictong ipinagbabawal ang paglabas ng buntis, individual 21 anyos pababa, senior citizen, yaong may existing comorbidities at naninirahan kasama nito. Ipinagbabawal ang mass gatherings at ang paglabas sa araw ng Linggo. At limitado lamang sa 10 ang pwedeng magsama-sama upang magkatipon sa pagsamba. Ipapatupad ang curfew hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Aga bagaman at hindi ipinagbabawal ang public transportation, dapat magkaroon ng isang metrong distansya ang mga pasahero at dapat may suot-suot na face mask at face shield pati ang driver. Inaatasan ng mga establishmento na pinapayagang mag-operate sa ilalim ng GCQ na hanapan ang kanilang mga customer ng South Cotabato Contact Tracing System o SCCTS para sa mas mabilis na contact tracing.
aga para naman na maiwasan ang influx ng tao mula sa mga kalapit na munisipalidad. May araw na schedule at limitado lamang sa 50 tao ang pwedeng makapasok kada munisipalidad maliban sa mga apor at emergency cases. Samantala, aga as of September 10, 2020, 81 na ang total confirmed cases sa Coronadal City, 65 ang active cases at 16 ang mga gumaling na. Balik sa iyo, aga. Salamat, Lucy Loren, live mula Davao City. Pansamantalang ipasasara ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang mga public at private cemetery sa lungsod simula sa October 30. May report si Leslie Widham live. Leslie, paano ngayon yung mga nakagawian ng magpunta ng sementeryo sa mga araw na yan at lalo na sa November 1 and 2? Ano ang payo sa kanila ng LGU? Ella, ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr., magtalaga ng ibang petsa upang dumalaw sa mga puntod ng mahal nila sa buhay. Kasunod ito ng utos ng pansamantalang pagsasara ng lahat ng public at private cemetery sa syudad. Ayon sa Executive Order No. 19 Series of 2020, isasara ang mga sementeryo simula October 30 hanggang November 2, 2020. Layo nitong maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 dahil sa pagdagsa ng tao sa mga sementeryo kung hindi pipigilan. Kaalinsabay nito ay nagpalabas din ang syudad ng Memorandum No. 1079 at pansamantala rin sususpindihin ang lahat ng community events and activities sa mga fiesta. Kasama na rito ang taunang Tigtigan, Terakan, Kengdalan at Mochaning Angeles Pageant. Malayo umano ito sa tradisyonal na ginaganap tuwing November 1 to 2. Nagpayo naman ang alkalde na mainam na magsindi na lang ng kandila sa kanilang mga bahay upang makaiwas na magkaroon ng mga gatherings. Isa rin ito sa alternatibong ginagawa ng syudad upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 dahil na rin sa pagtaas ng kaso dito. At yan muna ang balita mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Leslie, kung nagtalaga sila ng ibang petsa, no? Meron din bang limitadong oras ang pagdalaw doon sa mga mahal nila sa buhay? As of now, Ella, wala pa tayong information regarding that. Pero sinure naman ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin na lahat ng mga proper protocol at mga bagay na sa safety rin ng mga residente rito ay gagawin po nila. At maraming salamat, Leslie Widham, live na nag-uulat mula sa Pampanga. Posible pa rin lumala ng pansamantala ang insidente ng kahirapan sa mga urban area sa bansa sa susunod na taon. Ayon yan sa National Economic and Development Authority o NEDA. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. Naniniwala ang Malacañang na naranasan na ng ekonomiya ng bansa ang pinakamatinding epekto ng coronavirus pandemic. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, wala nang plano ang gobyerno na muling ipatupad ang malawakang enhanced community quarantine, kaya asahan na rin umano ang unti-unting pagbangon ng ekonomiya. Hindi na po natin plano na magkaroon ng malawakang lockdowns. No? Mula nitong araw na ito, iliwinsan po natin yung bago nating kampanya na pinangalan ng Ingat Buhay para sa Hanap Buhay. Pero ayon sa NEDA, may posibilidad na pansamantalang lumala ang poverty incidence sa bansa, partikular na sa urban areas sa susunod na taon, depende sa magiging recovery ng ekonomiya ng bansa. Target sana ng NEDA na mapababa ito ng 14% mula sa 16.7% noong 2018 o katumbas ng 17.7 million na Pilipino kung hindi tumama ang COVID-19 pandemic. If the government did nothing, the increase in poverty would be more.
And that shows really that we can do two things. Number one, provide temporary support to those who are in need. And number two, change our policy to risk management so that we can open up the economy more. Dahil dito, na-question ni Senator Sherwin Getzelian kung bakit nabawasan ang proposed 2021 budget para sa DSWD. We definitely need to strengthen or even increase the social protection for our constituents, at least in the short term. So I am just quite surprised that we reduced the budget of DSWD by half. Paliwanag ni Budget Secretary Wendell Avizado, mas mataas na ang proposed DSWD budget sa 2021 na 171 billion pesos kumpara sa 164 billion pesos na orihinal na budget ng DSWD ngayong 2020. Tumaas lamang anya sa 366 billion pesos ang adjusted budget ng DSWD ngayong taon dahil sa Bayanihan One Fund para sa Social Amelioration Program o SAP. Samantala, nanawagan din ng senador na maipagpatuloy ang Unconditional Cash Transfer Program ng ahensya. Ayon kay Avizado, maaari pa namang pag-aralan at repasuhin ang budget para sa DSWD. Ito naman po, dumadaan sa proseso and Congress always has the prerogative also to review and make some adjustments po. If you think that there's more to do and improve the budget for this department, Your Honor. Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinababawi ng National Telecommunications Commission ang lahat ng frequency o channel na ginagamit ng ABS-CBN Corporation matapos natanggihan ng kamara ang renewal ng prangkisa ng broadcasting station. Ipinarirecall ng NTC ang 75 channels at frequencies ng naturang broadcasting station, kabilang na ang Channel 2 sa telebisyon, maging ang 630 AM radio frequencies at 10 digital terrestrial television broadcasting stations na ginagamit para sa kanilang digital TV box. Pinawalang bisa rin ng NTC ang provisional authorities o certificate of public convenience na ibinigay sa broadcast network, kasama na ang lahat ng nakabimbing petisyon. Binalaan ng National Privacy Commission ang mga establishmento na itigil na ang pagkuha ng pirma at iba pang hindi kailangan na personal information ng isang individual sa mga contact tracing forms. Narito ang report ni Vincent Arboleda live. Vincent, ano ba ang guidelines ng National Privacy Commission hinggil sa pagkuha ng personal na impormasyon para sa contact tracing? Sir, ayon sa National Privacy Commission o NPC, ay dapat kuhanin lamang ng mga establishmento ang pinakaminimo na kailangan para sa contact tracing. Maaari rin umanong kopyahin ng mga ito ang sample form na nilabas ng Department of Trade and Industry. Nakalagay sa sample form ng DTI ay ang pangalan, kliyente o pangalan ng kliyente o customer, edad, kasarian, address, contact number, temperatura at child checklist. Pero nakatanggap ng mga report ang National Privacy Commission na may mga pribadong establishmento at maging government agencies na kumukolekta ng mga pirma at iba pang personal information ng isang individual na ayon sa NPC ay hindi na kailangan pa sa contact tracing. Ayon sa NPC, dapat sundin ng mga ito ang data privacy standards at itigil na ang pagkuha ng pirma at iba pang hindi na kailangan ng detalye sa mga log sheets o contact tracing forms. Ayon kay Attorney Stephen John Duman ng Compliance and Monitoring Division ng NPC, sa aspeto ng data processing cycle, kailangan ng transparency, legitimate purpose at proportionality o kung ano lamang yung nararapat. Pinapalalahanan naman ni Duma ang mga data privacy officers na sa pagkuha ng data mula sa isang individual ay dapat malinaw sa mga data subjects o pinagkuhanan ng impormasyon ang collection at storage ng kanilang personal information. Dapat din umunong ipaalam sa isang individual kung hanggang kailan mananatili ang kinolektang impormasyon at kung kanino ito ibibigay at sa anong kadahilanan.
sinabi pa ni Duma na nararapat ding ilagay ang pangalan ng data privacy officer at contact information nito sa mga privacy notices para malaman ng mga data subjects. Floor handa naman anya ang National Privacy Commission na magbigay ng guide sa mga businesses para masiguro ang data privacy ng bawat individual. Balik muna si Floor. Maraming salamat, Vincent Arboleda, nagulat mula sa Quezon City. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Ngayon sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anmampanig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!